Hi, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Doc Rico de Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang topic po natin ay ang tungkol sa ectopic pregnancy. Ang ectopic pregnancy ay ang pagbubuntis sa maling lugar. Saan po ba ang tamang lugar kung saan dapat tumanim si baby? Sa loob po ng matres, katulad nito. Kapag hindi po sa loob ng matres tumanim si baby, yan po ang ectopic pregnancy. Normally, ang egg cell mula sa ovaryo ay dumadaan sa tubo o fallopian tube patungo sa loob ng matres. Kapag nagkaroon ng problema ang tubo o fallopian tube, dahilan upang hindi makadaan ang egg cell, ito po ang pinagmumula ng ectopic pregnancy. Hindi po kasi makadaan ang egg cell o nabarahan mula sa ovaryo patungo sa loob ng matres. Sino po ba ang mataas ang tsansa na magkaroon ng ectopic pregnancy? Narito po ang risk factors for ectopic pregnancy. Merong high risk, yung talagang mataas ang risk na magkaroon ng ectopic. Number 1, tubal corrective surgery, tubal reanastomosis, nagpatali o tubal ligation, nagkaroon dati ng ectopic pregnancy, na-expose ang nanay sa DES o diethyl stilbestrol habang buntis, gumamit o gumagamit ng IUD, ipinanganak na may problema sa tubo o fallopian tube. At meron din naman pong moderate lang ang risk. Hindi magkaanak o infertile, nagkaroon dati ng infection sa ari, at yung maraming sexual partners. At yung slight lang po ang risk ay yung naoperahan sa tiyan, naninigarilyo, nagdudush o paraan po yan ng paglilinis ng puwerta at pakikipagtalik sa murang edad. Ipapaliwanag po natin yung mga yan isa-isa. May mga natanggap po tayong tanong mula sa mga pasyenteng natalian na subalit nagbago ang isip at gusto ulit magbuntis. Ano daw po ang paraan upang sila ay mabuntis? Dalawang paraan po. Tubal reanastomosis. Ito po yung pagdidikitin ang tubong pinutol. Ang pangalawa ay in vitro fertilization. Sa tubal reanastomosis, bagamat nagdikit muli ang tubong na putol, ang peklat na dulot nito ay maaaring maging dahilan upang mabarahan ang pagdaloy ng egg cells papunta sa loob ng matres, resulting to ectopic pregnancy. Ano mang peklat sa tubo, lalo na sa loob nito ay magpapataas ng tsansa ng ectopic pregnancy. Kadalasan, kapag nagkaroon ng ectopic pregnancy, hindi lamang ang tubong tinanggal ang may problema, kundi pati na rin yung kabilang tubo na iniiwan. Kaya sinasabi na mataas ang tsansa na maulit ang ectopic pregnancy. Bagamat hindi na po ginagamit ngayon ang diethyl stilbestrol or DES, ang mga buntis na nakagamit nito noong araw ay nagdudulot ng malformation sa tubo ng kanilang babaeng anak. Dahilan upang hindi makadaloy ang egg cell, kaya't nagkakaroon sila ng ectopic pregnancy during their reproductive age. Bagamat napipigilan ng IUD ang pagtanim ng fertilized egg o yung egg cell na may sperm sa loob ng matres, hindi nito napipigilan ang pagtanim ng egg cell sa labas ng matres. Naka-encounter na rin po tayo ng pasyente na natagalan bago magbuntis. At nang magbuntis ay ectopic naman. Marahil may problema din talaga sa tubo, kaya nahihirapang magbuntis. Kapag nagkaroon po ng history ng anumang uri ng infection na naka-apekto sa tubo, maaring ma-damage ang lining ng fallopian tube sa niyo pang mabarahan ang pagdaloy ng fertilized egg. Doon na po siya natatanim sa loob ng fallopian tube, kaya't nagiging ectopic pregnancy. Kapag maraming nakatalik ang isang tao, ay tumataas ang tsansa na siya ay magkaroon ng infection. At katulad po ng nasabi natin, kapag nagkaroon ng infection, ay maaaring ma-damage ang fallopian tube na nagre-resulta sa ectopic pregnancy. Kapag naoperahan ang isang tao, sa bituka, sa ovaryo, tubo o matres at binuksan ng kanyang tiyan, ang pinaka-common na komplikasyon matapos maoperahan ay ang post-operative adhesion. Ito po ay yung nadidikit ang internal organs doon sa peklat ng operasyon sa loob ng tiyan.
Kapag ang nadikit po ay ang fallopian tube, ito po ay nade-deform kaya hindi makadaloy ang egg cell papunta sa loob ng matres. At kapag natrap ang fertilized egg cells sa loob ng fallopian tube, yan po ay ectopic pregnancy. Ang mga kemikal na nakakapasok sa katawan dulot ng paninigarilyo ay nagdudulot ng reaksyon sa loob ng fallopian tube na kung saan ay nagkakaroon ng mga protina na bumabara sa tubo. Ang in vitro fertilization at ovulation induction ay mga siyentipikong pamamaraan upang matulungang magbuntis ang isang nahihirapang magkaanak. Sinasabing ang mga pamamaraan na ito ay nagpapataas din ng tsansa ng ectopic pregnancy. Ang fallopian tube ay may sariling galaw o sayaw na tumutulong upang matulak ang egg cell papunta sa loob ng matres. Sa mga pasyenteng gumagamit ng oral contraceptive pills na ang sangkap lamang ay progesterone, katulad ng Daphne, Exelon, at Cerazette. Kung pumalya ang pills dahil sa hindi tamang pag-inom ay sinasabing mataas ang tsansa na ang pagbubuntis ay mauwi sa ectopic pregnancy. Yan ay dahil sa ang progesterone ay pumipigil sa galaw o sayaw ng fallopian tube na siyang dapat natulong sa egg cell upang makarating sa loob ng matres. Sa ectopic pregnancy, ano po ba ang mga lugar na kung saan ay tumatanim si baby? Number 1, tubo o fallopian tube. Yan po ang pinaka-common na lugar ng ectopic pregnancy. Napigilan o nabarahan ang pagdaloy ng egg cell sa tubo at doon na po siya natrap. Sa paglaki po ni baby ay unti-unting nababanat ang fallopian tube hanggang sa sumabog ito at dumugo ng malakas sa loob ng tiyan. Number 2, abdominal pregnancy. Kung minsan matapos sumabog ang tubo ay nananatiling nakadikit ang inuna nito. Ang fetus ay mananatiling buhay ng ilang linggo sa loob ng tiyan katabi ang mga bituka. Broad ligament pregnancy. Yan po ay ang parte sa may gilid ng matres. At number 4, interstitial pregnancy. Yan po ay ang pagbubuntis sa junction o hugpungan ng tubo at matres. Ano po ang nararamdaman o signs and symptoms ng ectopic pregnancy? Number 1, pain. Ang karaniwang presentasyon po ng pasyente ay masakit ang tiyan o puson. Hindi dinaratnan ng may kung ilang linggo at may vaginal spotting. Number 2, vaginal spotting. Na pagkakamalan ng iba na yung spotting ay regla na nila. Sa normal na pagbubuntis ay sapat ang suporta ng hormone sa endometrium kung saan lalaki si baby. Ang ectopic pregnancy ay isang uri ng abortive pregnancy na kung saan ay kulang ang hormones na dapat ay susuporta sa lining ng matres upang magtaguyod kay baby. At dahil nga po sa kulang ang suporta sa matres, ay unti-unting lumalabas ang tumubong kapal nito na dapat sana ay susuporta sa pagpapalaki sa fetus. Number 3, kapag pumutok na po ang ectopic pregnancy at nagkaroon ng pagdurugo, ay nagkakaroon po ng matinding pananakit sa tiyan at puson, lalo na po kung dinidiinan. Number 4, paglaki ng matres. Bagamat kakaunti ay may hormones pa rin ng pagbubuntis sa ectopic pregnancy, sapat upang palakihin ng bahagya ang matres kapag ito ay kinapa. Number 5, kapag nagkaroon na po ng pagputok at mayroon ng malakas na pagdurugo sa loob ng tiyan, ay bababa ang presyon ng pasyente. As a compensatory mechanism ay bibilis ang pulso o pulse. Kapansin-pansin din na ang pasyente ay namumutla ng husto. And number 6, ang temperatura ay maaaring normal o mababa. Kung mataas ang temperature sa normal, higit sa 37.5 ay maaaring mag-consider ng infection at hindi ectopic pregnancy. Number 7, nakakapang bukol. Maaaring may makapan na bukol kapag in-examine ang pasyente, lalo na kapag hindi pa pumuputok ang ectopic pregnancy. Kadalasan, mahirap ma-appreciate ang bukol kapag in-examine ang pasyente dahil sa tinding sakit na kanyang nararamdaman ay di maiwasang patigasin niya ang kanyang tiyan. And number 8, kuldosynthesis. Ito ay bihira ng gawin dahil uso na po ang ultrasound. Sa kuldosynthesis ay tinutusok ng karayom ang itaas at likod na bahagi ng puwerta at sinusubukang makakuha ng dugo sa loob ng pelvic cavity
Kapag may nakuwang dugo at ito ay hindi namuo, lumipas man ang ilang minuto, ang cold synthesis ay positive. Maaari pong may ectopic pregnancy ang pasyente. Mga laboratory test. Number one, una sa lahat ay kailangan meron po siyang positive pregnancy test. Kadalasan ang pregnancy test na kung saan ay sinusukat ang human chorionic gonadotropin o HCG ay ginagawa sa ihi o urine. Pero mas sensitive po ang pregnancy test na sumusukat ng HCG na kuha mula sa dugo. Number 2, maaari ring malaman kung buntis sa pag-alam ng level ng progesterone sa dugo. Sinasabing kapag ang value ay higit pa sa 25 ng per ml, hindi ectopic pregnancy po ang pinagbubuntis. Number 3, mababa ang hemoglobin at hematocrit, lalo na po kung malakas ang pagdurugo sa loob ng tiyan. Ultrasound. Mahalaga ang ultrasound sa pagdetect ng ectopic pregnancy. Ang nakikita nila ay bukol sa may lugar ng tubo o gilid ng matres. Positive ang pregnancy test pero wala namang laman ang matres. Kailan po dapat magsuspetsa na ang ipinagbubuntis ay ectopic katulad ng karaniwang pagbubuntis? Ang pasyente ay may missed period. Nakakaramdam ng pagsusuka o gustong masuka, nahihilo, mga sintomas ng paglilihi. Maaring makaramdam din ng may masakit sa loob habang nakikipagtalik o may masakit sa alinmang magkabilang bahagi ng puson at may spotting. Ang mga sintomas ng ectopic pregnancy ay karaniwang nararamdaman sa ika-anim hanggang ika-walong linggo ng pagbubuntis. Subalit ito ay maaaring maramdaman anytime during the first trimester o unang 14 na linggo ng pagbubuntis. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan at han po kayong makakatanggap ng ating mga health tips. Kaya like, share, and subscribe na po kayo and be a part of our growing community. Subaybayan at panoorin din po natin ang sagot ni Doc Rico na kung saan ay pumipili po tayo ng mga tanong sa ating FB page, Doc Rico Health Warriors, at ating sinasagot at ipinapaliwanag para sa kaalaman ng mas nakararami. Hanggang sa muli po sa ating usapang kalusugang pangkababaihan, ito po si Doc Rico de Guzman, laging tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.